ngayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Dumating ang ating pong Jesus Nazareno sa mundo upang ipalaganap at ibigyang dangal ang kanyang Ama. Naway sa ating pagsunod sa Kanya, ang bawat galaw natin nawa ay nagbibigay dangal at nagpapakilala sa kabutihan at malasakit ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea, taglay ang bili ni Pablo, kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga,
at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisisilat talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhay niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y sugo niya upang sumainyo tuwin na. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat nagsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nagbibigay parangal ba ang Diyos, ng Diyos ang ating mga buhay? Sa atin pong mabuting balita, nakita natin at patuloy po nating pinagninilayan ito sa mga sumusunod na araw hanggang sa katapusan ng Mayo, no, dahil sa 28 ng Mayo, 2 linggo mula ngayon, ay pagdiriwang natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at ang pagkatatag ng simbahan sa kanila, no? Ang Pentecostes. No, pero bilang paghahanda, pinagninilayan natin yung pagpapadala ng ating pong Hesus Nazareno ng Espiritu Santo. At binibigyan din natin ano ba ang ibig sabihin noon sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Sa araw na ito, may pagdiin sa pagpaparangal, pagbibigay dangal. Ang Espiritu Santo mananahan sa atin at sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng pagtugon natin, ay nagbibigay parangal sa ating poong Jesus Nazareno. No? Sa madaling sabi, sa ating araw-araw na gawa, sa ating pagsunod sa Diyos, sa ating mabuting pagpapasya, ay napapakilala natin at napapahalagahan ang ating mahal na poon bilang Panginoon ng ating mga buhay. Pero, hindi lang naman tungkol sa ating mahal na poon yun. Dahil sa kanya ring ginawa, pinarangalan niya at pinakilala ang Ama. So, hindi naghahanap ng kasikatan ng ating mahal na poon. Nais niyang makilala ng bawat tao para lang makilala ang Ama. At para sa ikararangal, sa higit na karangalan at ikadarakila ng Ama na siyang pinagmulan at hahantungan ng lahat. No? Na para bang sinasabi sa atin na hindi ba't dapat tayo rin, lalong-lalo na tayong mga nagsisimba, lalong-lalo na tayong mga deboto, lalong-lalo na tayong mga dumudulog sa ating mahal na poon, ay dapat ding parangalan. At dapat parangalan ang Diyos sa ating mga buhay. At sa pamamagitan ng ating pagsasaksi, ay nagiging paalam, nagiging pagpapakilala ang ating mga buhay ng kabutihan at malasakit ng Ama. Kaya ito ang maaari nating pagnilayan ngayong araw na ito. Nakita natin sa unang pagbasa na si San Pablo na ang dumating sa lupain at bayan ng mga Griego sa Areopagus ay napansin na sa dami ng Diyos-Diyosan ng mga Griego ay meron silang rebulto sa isang Diyos na hindi nila nakikilala. At naging pagkakataon, naging oportunidad yun para kay San Pablo na ipakilala
ang ating Poong Hesus Nazareno na sinasabing, ang tutusin, yung Diyos na hindi nyo kilala, pero sinasamba at kinikilala ninyo, yan ang Diyos na aming sinasamba. Kaming mga Kristiyano, kinikilala namin ang Diyos na lumikha ng lahat at nagpadala ng kanyang bugtong na anak. Kaya't kung kayo'y sumusunod sa Diyos na yan, sumunod din kayo sa amin. Hindi man tayo katulad ni San Pablo, pero alam natin sa araw-araw nating pamumuhay, may mga tao tayong kilalang sawa ng maniwala. No? Siguro nga sa kapitbahayan natin, bibilangin mo ng daliri ang mga nagsisimba. Bibilangin mo ng daliri ang mga nagdarasal. Minsan, iba pang relihiyon. No? Pero kung hindi man nila kinikilala ang Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano, hindi man nila kinikilala ang Diyos na sinasamba ng mga Katoliko, naniniwala tayo na ang kanilang pagiging tapat ay nasa kanilang mga paghahanap ng mga mabubuting bagay at nasa mga ginagawa rin nilang mabuting mga bagay. Pero tayo, ang hamon sa atin, paano natin ipakikilala katulad ni San Pablo ang Diyos na pinaniniwalaan natin kung hindi dahil sa ating mga pagkataot ginagawa? Sana hindi tayo yung baliktad. Palasimba, paladasal, pero kabaliktaran ng ginagawa ng Diyos ang lumalabas sa ating mga bibig, ang ating mga ikinikilos. Paalala sa atin na yung bawat ginagawa natin, dapat nagpapakilala yan sa Diyos. Dapat nagpaparangal yan sa Diyos. Dapat nagiging pruweba at pangkumbinsiyan sa tao na may halaga pa pala ang panalangin. May halaga pa pala ang paniniwala sa Diyos dahil may mga taong nagiging mabuti at nababago tayo nito. Naway ang pananampalataya, naway ang buhay natin ay maging buhay na paalala ng katotohanan ng Diyos at ng tawag na maniwala sa Kanya. At ito po ang hingin nating biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, na maging mga tunay na saksi ng ating pananampalataya, na ang ating pananampalataya, ang ating mga panalangin at debosyon ay bumabago sa atin, lagpas pa sa mga pader ng simbahang ito at tungo sa ating araw-araw na pamumuhay. At sa pagsimula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili, paano natin pakikilala at bibigyan parangal ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinagpapasyahan, sa ating mga salita at pagkilos. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit. Bagkus, ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating samasamang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng katotohanan. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil, o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaranas sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa,
Naway makakita at makadama ng pagmamahal ng presensya ng Diyos, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhay alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon, manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, ang mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ay nagbibigay parangal sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Akaya nawa kami ng iyong espiritu ng katotohanan, o Panginoon. Panginoon, loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na nabubuhay na kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. I am ever
with you. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you. Even when you let go and I love you, you must know I am here, I am ever with you. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bago ang huling pagbabasbas na bagamat sa isang pangmalawakang aspekto ay patapos na ang pandemyang COVID-19. May mga pagkakataon pa rin po tayong nataas ang kaso, no? So maging ligtas din po tayo at atin pong panuntunan na kapag kayo'y nasa loob o nasa paligid ng simbahan ay required, kinakailangan pa rin isuot ang mga face mask, no? Kaya siguraduhin po ninyo na natatakpan ang ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi naman kailangan. Ano po? Kung meron kayong katabi na hindi nakasuot, maaari ay maayos po ninyong paalalahanan. Ano po? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pag-iingat at pagmamalasakit sa kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin nang may utang na loob, ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.